Update po tayo kaugnay sa gagawing COVID-19 test ni Pangulong Duterte ngayong araw. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, bagamat wala naman nga ipinakikitang sintomas ng COVID-19, sina Pangulong Duterte at Senator Bongo ay sasailalim nga sila sa COVID-19 test para matiyak na fit and healthy sila sa pagkampan ng kanilang tungkulin bilang mga opisyal ng ating pamahalaan. Sa isang press statement, sinabi rin ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ang preemptive move na ito ng Pangulo at Nigo ay base na rin sa payo ng health authorities. Ito matapos mag-self-quarantine ng ilang cabinet officials na lagi nilang nakakasalamuha. Kabilang narito sina Transportation Secretary Arthur Tugade at Finance Chief Carlos Dominguez na na-expose ang nasabing mga opisyal sa isang taong nagpositibo umano sa COVID-19. Kabilang pa sa mga nag-self-quarantine, sina DepEd Secretary Leonor Briones, PCDA President at Presidential Advisor on Flagship Programs, Vince Dison, Public Works Secretary Mark Villar, Banko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno, at Budget Secretary Wendell Avisado. Kansilado rin, Rafi, ang aktibidad ng Pangulo na dapat sana'y pupunta sa isla ng Boracay upang bisitahin ang ginagawang rehabilitasyon doon, pagkausap sa sektor ng turismo, pati na ang pamamahagi ng lupa. Sa isang statement, sinabi naman ni PCOO Secretary Martin Andanar na ipapadisinfect ang new executive building o NEB kung saan ginaganap ang mga press briefing sa Palasyo ng Malacanang. Kahapon lamang, Rafi, ay mayroong economic briefing na dinaluhan ng mga opisyal ng Department of Finance, pati na ng BIR. Bago ang nasabing briefing, nakasama ng ibang DOF official si Secretary Dominguez na nag-self-quarantine dahil nga sa exposure sa isang positibo umano sa COVID. Hinihikayat din ng PCOO ang mga tauhan nito, pati na ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps na nag-cover ng nasabing briefing na mag-self-quarantine. Ilang mga miyembro nga, Rafi, ng MPC ang sa bahay na lamang nagtatrabaho ngayong araw para kumalat ng iba't ibang update. At ngayong araw, kansilado rin ang briefing na itinakda sana para kay Secretary Salvador Panelo. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na nagpupulong ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease para pag-usapan ang iba't ibang hakbang ukol sa COVID-19 matapos nga ang disturbing development. Nanawagan ng Palasyo sa mga tao na maging kalmado pero vigilant. Rafi? Maraming salamat, Ian Cruz.